masayang araw po. Ayan ang ating mga kambing, nakakita ng bagong laruan. Kaya po dyan sila nakaibabaw ngayon sa dilaw na Volkswagen. So, pasyalan po natin ang ating mga alaga ngayong maulap na araw ng Biyernes. Kanina po ay maulan. Ngayong ano po ay nagtigil ng kaunti. Pero maulap na maulap pa rin po ang panahon. So ito po yung ating paglalagyan ng mga baboy natin galing dito sa Consolidated Pen. Bubutasan lang po natin yung bakod sa likod. Itatawid na natin sila dito. Actually, iniisip ko po na baka dito na lang magbutas sa unahan. Gawa yung sa likod po, may nakalagay na tayong mesh wire doon. Dito po, yung lumang hog wire at yero lang ang kalagay. Kaya baka dito na po namin sa unahan, butasan ang ating bagong kulungan para po magdaling magpalipat-lipat ng ating mga alaga. So, yung pong mga kalat dito sa kabila ay halos na ilipat na nga natin. Kaya ito naman po ang aming i-layout na kasunod. Itatabi lang po namin yung bangka at trailer na yon at pwede na natin bakuran din. So, unti-untiin po namin ang pagde-develop at dapat po ay lagi tayong may handang lugar na paglalagyan ng ating mga biik. Dito nga po sa ating consolidated pen, iisa na lang ang inihintay natin at inaasahan ko po na mga late September or early October ay muling mag-uumpisang mag-anakan ang ating mga inahin dito. Yun po ang magiging cycle dahil April po nang umpisang umanak si Kalinga. So magpapalit lang po ako ng footwear. Pasok po tayo dito sa ating consolidated pen. Ito po yung ating pinakahuling umanak. Dito pa rin siya sa kanyang pinagpugaran. At mukhang maliksi naman po ang kanyang mga biik. Gawa ayan po yung isa. Nandito na sa labas ng kanyang bakod. At doon po sa may likuran, meron ding isa pang naglalakad, yun pong kulay brown. So yan po ang ating pinakahuling umanak. Hindi ko po na itanong kay Lito kung ilan ang kanyang naging biik. Pero yan po sila. Iwanan ko na po para hindi masyadong agitated. Yung iba naman nating alaga dito ay malalakas na pong kumain. Yan po ang pakainan natin ng starter. Halos saed na. May kaunti lang pong mumug-mumug na tira pa. Yan po si Kalinga. Expect ko po ay buntis na rin nga yan. Gawa ng magtatatlong buwan na po ang kanyang panganganak. So, sagana po sila sa damo ngayon. Gawa ng maulan, marami kaming nakukuhang damo. Hindi ko pa po nakikita si Mario. Yun pong isa pa lang inahin natin dito. 21 na lang po inahin natin dito. Yung isa po, yung pinaka matapang na pinaalis po si Kalinga dun sa kanyang pinag-anakan doon ay ipinakatay ko na po. Hindi ko na hinintay ang buyer doon. Kinal na lang po namin. Kinatay na.
siya pong pang-ulam dito sa farm. Sa susunod po, magta-try ako na magtapa naman. So ngayon po, hindi pa ako marunong mag-smoke. Mag-aaral po ako paano gumamit ng smoker para po makagawa tayo ng tapang baboy. Silip naman po tayo dito sa ating silungan. Ito po yung isa sa ating mga umanak na inahin. Ayun po ang kanyang mga akay. One, two, three, four, five, six, seven po ang kanyang mga biik. Tama ba? Seven po ang bilang ko. E po, pinabibigyan pa rin natin ng malunggay. Kaso, itong hindi bagong anak ang kumakain ng mga malunggay. Yan po, pati yung mga sanga-sanga. May bago po yatang umanak dito. Bakit may inunan? Yan po ang usually po pag ganyan, yung umanak, siya rin ang kumakain ng inunan o placenta. At saka po yung mga pusod ng biik. Kasi sa wild po, ang theory ay para mawala ang traces ng amoy at hindi sila matukoy ng mga predators. Pero wala pong bagong anak sa mga ito. At tanungin ko po sila mamaya pag nagkita kami at hindi ko po sila pinuntahan kanina at nagkatay nga po nung inahin. So ito pong aratilis nito ay aalisin na rin mamaya. Medyo marami lang po ang gawa. At yung iba pong inahin ay titignan ko ng maigi kung talaga pong ano ay ikakal na rin namin sila. Ito po yung ating inahin dun sa loob. Dadaluang natin rin yung biik. Kaya kakaunti po ang lumilitaw na surviving na biik ni Mario. At ayun naman po si Mario sa labas ng kanyang dating Bartolina. So yan po ang kalagayan ng ating consolidated pen ngayong umaga. Ito pong mga mesh wire sa ating dating large breeding pen ay binaklas muna namin para nga po magamit sa pagtatayo ng paglilipatan natin ng mga alaga natin dito. Ang ayaw ko pa muna po masyadong mag-invest ng malakihan. May mga nakakalas-kalas pa naman tayong gamit, yun muna aming paggagamitin upang maisulong po ang ating pag-aalaga. Kasi sa ngayon po, hindi pa under control ang ASF dito po sa atin. Kaya po nakakatakot na basta mag-invest ng mag-invest at hindi ka pa sigurado kung mapapalaki mo ang iyong mga aalagaan. So, ito po, eventually gagamitin din natin pag mas naayos po natin ang lagay ng ating mga alaga. Madali naman pong bumili ng mesh wire. Malapit lang dito yung aking source at nagdi-deliver naman po sila. Sa ngayon po, ang alam kong presyo, yung pong ganyang ginagamit kong gauge 6 na medyo makapal ay nasa 2.5 po. 2.5 something po siya. At yung mas manipis naman po, yung gauge 8 na
hindi namin usually pinuputol, yung po yung ginagamit kong pang bakod sa perimeter, yun naman po ay nasa 1.5 something. 1,000 po ang diferensya ng gauge 6 sa gauge 8. So yung gauge 8 po, ganyan ang ginagawa namin. Pinuputol namin ng kalahati. Kasi po ano yan, 6 feet ang taas, 20 feet po ang haba. Kaya po tamang-tama dito sa pagkulong ng lumang poultry building. Dahil ito po ay 10 feet ang pag-itan ng poste at 24 feet naman po ang kanyang lapad. So, yung pong 4 feet, ginawa namin ganyan na may pintuan kami para po may tawiran ng ating mga alaga. So, ayan po, 9 pasado, alas 9 po ng umaga, malinis na naman po ang ating pakainan. Very good sign po yan. Ibig sabihin po ay nakakalakas na ng kain ang ating mga alaga. At ayan po, narinig na may nagsasalitang maingay, naglalapitan. So nakakaramdam na po ng gutom yan. Kaya maya-maya lang po, mga alas 10, papakain na naman, balikan po natin sila pag nagsangkap na ng pakain. Ayun po, tumakbo na. Ganyan po ang mga native. Pag gutom po yan, at saka lang naharap. Pag po kontento ang mga yan, ay isnabero at isnabera. Talaga pong tatalikuran kanila at hindi ka papansinin. Pero pag gutom po, ayan, nakaharap. Dito po sa ating dulong kulungan, sila Roco naman ang nakapwesto. So ang plano ko po muna, si Roco, isasama ko na po muna sa pagtawid ng mga dumalagang ito. Wala po akong ibang bulugan na available. So gagamitin na muna natin si Roco. Tatawid po sila dito. Makakasama po yung iba nating dumalaga doon para po yung mga umanak na at yung mga aanak makastahan niya po muna. Kasi hindi po nila kaya na si Mario ang kakasta. Yung po mga dumalaga natin o inahin, I should say, dahil nakaanak na po, ay hindi pa ganun kalalaki. Wala po, kung si Bobby po sana, kakayanin nila. Kaso nga po, namatay si Bobby at wala tayong makuhang contact sa National Swine and Poultry Research Institute sa Chaong. Kaya hindi pa po ako sigurado kung makabibigyan pa nila ako ng bore. Naghahanap pa rin po naman ako ng ibang mapagkukunan ng bore. Hopefully nga po sana Quezon Black or yung malaking size na native bore. Kasi po si Mario, hindi naman pure na native yon. May infusion nga po yon na ang sabi ay durok. Posible po yon dahil may mga ilinalabas po siyang biik na kulay brown. Pero yun pong duda ko na Hampshire ang talagang ano niya, ay posible rin po gawa ng mas marami po yung ilinalabas niyang biik na may white band sa kanilang katawan. Na yun po ang trademark ng Hampshire. So maliliit pa po ang mga inahin natin ito kung itatawid namin dun sa consolidated pen na si Mario po ang kakasta. Kaya ang plano ko po, ipasok muna si Roco dito. Hindi niya po kamag-anak ang mga alaga natin dito. Kaya po pwedeng siya ang kumasta. Pero kung may makikita po akong ibang boar na kagandahan pa lang ang laki, yung bata pa po, mga 8 months old na ready ng kumasta, baka po paltan ko si Roco. Kasi po sa ngayon, maliit po yung mga biik na ibinigay sa atin ni Roco. Yung pong mga nakakulong natin doon,
nasa mga 12 to 15 kilos, may isa po sigurong malaki-laki doon, yun lang po ang size, ay magtatatlong buwan na po yan. Ang target po kasi natin sa limang buwan ay 25 to 30 kilos sana ang ating mga alaga. So yun po ang hinahanap kong potential, kaya po nag-try ako makakuha ng mga QB or Quezon Black. Pasok lang po ako, tuloy natin ang discussion sa loob. Ang goal ko nga po ay makapag-produce ng almost pure na native line po. Pero, nandun ang kanilang growth potential. Kasi po, ang laman, karni po, at balat ng native ay malayong malayo po ang quality kung i-compare natin sa mga hybrid pagdating po sa lechon. Na ating mga alaga. Kaya po importante na ma-maintain natin na mataas po ang native line. Kasi po may mga sinasabi nga silang puting native. Yun po yung mga may native na inahin, pa-AAI po or artificial insemination. So yung magiging biik po nun ay 50% na po na imported at 50% native. Yun pong mga ganong klase ay okay pa. Ang problema po, yung ating mga 50%, kukunan pa yon, gagawing dumalaga, gagawing inahin. Pag naging inahin po, pa-AI uli ng imported na naman. So, 25% na lang po yung matitirang native blood. Pag ganun po ang nangyari, halos dahil very diluted na po ang kanilang native blood, yun pong traits na hinahabol natin sa native ay nawawala na. Yung pong mas malasang karne at mas makapal na balat para po matagal ang lutong ng ating mga lechon, nawawala na po yun. Kaya ang maisasuggest ko po ay mas maganda sana kung hanggang 50% lang ang inyong gagamiting mga alaga. Kasi po, ang kaya maganda po sana kung may area din lang kayo, dalawa po ang inyong pen. Pagkatapos po, halimbawa, itong ating second breeding pen, yung pong mga dumalaga nyo dito, siya pong pipilian ninyo, kukuha naman po kayo ng lalaki galing dun sa consolidated pen at vice versa po. Yung mga babae naman po, napipiliin ninyo dun sa consolidated pen, ikukuha nyo po ng boar dito sa ating second breeding pen. That way po, wala kayong takot na magkakaroon ng inbreeding at hindi na po kayo mamumroblema sa inyong sourcing ng future breeders. At the same time po, kung 50% na yung inyong mga alaga, mamaintain nyo po yung bloodline na yon. Kasi dahil nga po pang litsyon ng ating target, hindi naman natin kailangan ng consistent na magpasok ng sari-saring lahi. Importante lang po ay ma-maintain natin ang ating production para po ang quality ng ating mga biik at magiging mga lechonin ay ma-maintain din po natin. Ayan po si pula. Malapit na po ito, hindi pa po ganun kamaga ang kanyang ari, kaya mali po yung aking estimate na 1 week na lang.
So yan po ang ating sharing for today sa breeding selection po para makatipid sa future breeders. At pwede rin po kayong mag-market ng mga breeder na alam nating quality ang pinanggalingan dahil alam nyo po ang lahi. Te, huwag mong aawayin yung may baby puti. Ha? Te, halika. Te, huwag mong aawayin. So, yan po ang aking maisasuggest sa mga gusto palang mag-umpisa sa pag-aalaga. Ang una po ay kung mapapaamo ninyo ang inyong mga alaga, mas maganda po para po pag umanak ay mas mahahawakan. Pangalawa po yung ating topic kahapon na kung may sure market kayo sa lechon at ilalabas nyo ng 5 months old ang inyong mga alaga, pwede pong hindi nakaputin. Less stress po yon. At ngayon po, yun nga sa breeding naman, maganda pong mag-alaga kayo ng dalawang separate lines para po later on, hindi na kayo mahihirapan kumuha ng inyong mga breeder. Yung galing po sa line 1, iko-cross sa line 2 at baligtaran po. Yung mga galing sa line 2, iko-cross naman po sa line 1. So yan po ang aking sharing for today. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe. Nakapagsangkap na po, kaya nakaabang ang ating mga palakihin. Mas masigasig na po silang kumain compared dun sa kanilang first week na naiwalay. Kaya po yung dalawang takal sa umaga, paggagawa ko ng tatlo yon, at ito pong pamerienda, kahapon ay isang timba rin lang ibinigay. Dalawa na po ang ibigay ngayon. Dagdagan mo pa siguro ng kaunti, Maro. Halos masaid kagad nila. Tapos titignan po kung nakakain, dagdag lang po tayo ng dagdag. Hanggang sa makuha nyo po yung balanse nung ibinibigay na hindi naman po sobra-sobra ang bigay natin na pinaglalaroan na lang ang ating mga alaga. Sayang din naman po ang ating binibiling feeds na pakain. Kahit na po mas mura ang bili natin sa sapal, binibili pa rin po natin yan. Napapadagdag po sa ating puhunan kung masasayang lang ang ating ipinakakain. Kaya maganda po talaga na unti-unti ang pagbigay, dahan-dahan rin po ang pagdadagdag hanggang sa makuha po natin yung balanse. Tapos po, pag ganyang palakihin, mga weekly po talagang magdadagdag kayo. Ang practice ko po kasi dito sa farm, yung mga palakihin natin, adlibitong po ang kain yan halos. Basta't may nakaubos po sila, nagdadagdag kami. Hindi po namin ibinibigay ng isang tambakan lang yung ating pakain para po hindi naman nila paglalaruan. Kasi po, kuminsan makikita niyo yung mga baboy, nilalandi lang po yung pagkain. Sayang naman pag ganon. Kaya po, lagay. Pagkaubos, lagay po uli. Yan po ang aming sistema sa pagpapakain ng mga palakihin. Yung pong ating mga dumalaga, dinadagdagan ng kaunti dahil mga lumalaki pa rin po yan, nagde-develop pa ang katawan. Pero yung pong ating mga inahin, dahil well-developed na po, dalawang beses lang ang kain nila. Isa sa umaga, isa po sa hapon, pero marami rin po kaming magbigay. Hindi naman po namin tinitipid ang kain ng ating mga inahin.
Kaya kita nyo naman po, namimilog ang kanilang mga katawan.